Okay, guys. So today, ang i-vlog natin ngayon is this jumper tech. Bakit itong laptop na ito? To be honest, kahit hindi namin i-vlog to, guys, isa to sa mga pinaka. Actually, ito tayo yung pinaka-mabenta sa amin. Kaya mabenta tong unit na ito. Number one, this is actually the cheapest. The word, the cheapest pest. Kasi ito ay only worth 10,995 or 11,000. Ngayon, nagkaroon kami ng mga Chewy, nagkaroon kami ng mga B-Max, pero ang mga price nun, mga nasa 15,000 and above. Ngayon, this is a brand new unit. For only 11,000, may brand new laptop ka na. Ngayon, kung nabibigat ang ka sa 11,000, pwede nga dito in through installment eh. Kaya ito naging mabenta sa amin. Pero, iti-check natin kung ano bang maganda dito, kung ano ba yung mga pangit dito. Let's have a honest review on this unit. Sa winner ng ROG Ally na lamp, yung pwedeng iba-iba yung colors na yan. Kung nakikita mo yung name mo din sa video, please message us on Viber. This is free. We just need your details para mapaship natin sa inyo and the shipping is free. So, after this video, mamimigay naman tayo ng mechanical keyboard from Fantech. Now, this is actually a white mechanical keyboard. It's a blue switch. Okay, so after this video, sasabihin natin yung panalo nitong mechanical keyboard na ito. For our new viewers, in order for you to win a giveaway, just like and subscribe to our page. Now, what's inside the box of this jumper tech? Okay, so once you open it, ito, there's a cushion all around it, and there's a user manuals, the unit, and of course, the charger. So, we're not expecting too much on this unit, hindi katulad nung i-vlog natin na Asus na Space, kasi we're not expecting na maganda ang presentation ng box, because number one, hindi naman yung box yung binibili mo dito, it's the unit itself, for only 10,000. And by the way, this laptop comes with a bag, no? So, at least ito, di ba, may branding ng Jumper Tech. So, kahit paano, hindi naman siya tinipid, kasi may mga ibang murang laptop, na syempre, since mura sila, wala na silang kasamang bag. So, ito, kahit paano, they still have this consideration. Okay, now let's talk about the appearance of the laptop. So, first impression, color silver. Gray. Gray, sorry. Color gray from everything on it, from top body cover, and even dito sa back. So, pagkabukas actually na to, ang una ko nakita agad na model dito ay sina Chewy. Kamukhang-kamukha ni na Chewy. Ganito na itsura ng B-Max. Ayan o. Kopyahan ng homework. Pero, medyo baguhin lang natin na onte para hindi mahalata ni Ma'am. Ayan. Yung jumper na logo, palitan mo lang ng logo ng B-Max, palitan mo lang ng logo ng Chewy. Ayan. So, isa napansin ko dito, no? Mayroong tornilyo dito. So, it's an SSD slot. Ang isa rin na napansin ko dito sa unit na ito, no? Ang taba ng lid niya. Ang taba, oh. There's no stickers on it. Ako, kahit Celeron, walang sticker. Pero, buti na lang, itong unit na ito, naglagay ng sticker ng charging icon. Bakit? On this side, nandito yung USB 3.0 Type A, and then yung saksakan ng power supply on a charger, a light indicator, and this is a mini HDMI. Okay. A micro SD card, and then we have another USB 3.0 Type A, and an audio combo jack. So, isama na nga natin to sa cons. Yung saksakan ng audio combo jack, kaparehas ng size ng saksakan ng charger niya. Ngayon, baka malito kayo, yung charger masaksak nyo sa audio combo jack. Vice versa, baka yung audio combo jack mo masaksak mo sa charger. Then again, at least naglagay sila ng sticker dito na sinasabi, hoy, ito ang saksakan ng charger. And isama natin sa cons, walang Type-C. About the dimension, the width is 12 inch, the depth is 8 inch, while the height is 0.5 inch, and the weight is 1.3 kilograms. The viewing angle, 130. The processor of this unit is Intel Celeron N3450. Base is 1.3 while the turbo is 2.2. Now, this is running 4 cores, so it's quad core, and it comes with 4 threads. The memory of this unit, ang isa rin sa memory na to is maganda, is an 8GB. Isipin nyo, for an 11,000, normally ang mga memory niya mga nasa 4GB lang. Kasi meron tayong mga binibenta na ibang Celeron na nasa 15,000 to 20,000, pero ang memory 4GB. But this laptop is already an 8GB for that price na 11,000. And the storage of this unit, hindi eMMC, no? It's 256 SSD. And
mapapansin nyo dito, there's an SSD slot here, which is, ibig sabihin, pwede mo pa palang palitan yung SSD dito. We're not sure if this is vacant or if it is occupied. Now, if this is occupied, pwede naman natin palitan ng 512 or 1TB. Pero, i-open naman natin yung chassis mamaya. Titingnan natin kung meron pang pwedeng i-upgrade dito. It is a 13.3 inch Full HD 1920x1080. So, aspect ratio is 16:9. And this is an IPS. Guys, it's a Full HD. It's an IPS for only 11,000. Diba? Alam nyo, sa mga gantong murang laptop, ang hinahanap natin dito yung mga pangit. Pros na nga yung price niya. Hindi naman pwede lahat maganda, diba? So, maghanap tayo mga pangit dito. So, speaking of pangit, so this is the audio quality of this unit and the video quality of this jumper. So, what you're hearing right now is coming from the jumper tech book. Operating system is Windows 11 Home. Ngayon, wag na kayo mag-expect ng Microsoft Office. Grabe naman. Pura 11,000, gusto mo pa ng lifetime ng Microsoft Office. So, yung mga doon, ibigay na natin doon sa mga worth 30,000. Okay? Pero di ba alam yung nabibili naman Microsoft Office sa legit na website. Now, as I mentioned, the laptop is running an 8GB. Baka pwede pang i-upgrade. And this is also a 256 SSD. Tingnan natin kung pwede pa i-upgrade. Tawagin natin yung technician natin. Alright, so this is what's underneath the chassis. So last time, di ba, nag-vlog tayo ng Asus na i7. Sinabi ko, sobrang compact talaga nandoon. Talaga wala ng extra room or extra space para mag-upgrade. Now, this one, wala ng extra space para mag-upgrade ng memory or ng SSD, but ang dami niyang rooms. Pwede ka maglagay ng SSD dito, another memory dito. So at least we are aware na medyo malaki yung battery niya. Hindi ko malaki o talagang ginit na lang, kaya mukhang malaki. Safe to say na matagal ang battery life nito. But ayun lang, daming lugar na pwedeng room for improvement. Ayan. Pwede ka maglagay ng fan dito, maglagay ng 2.5 SATA. The memory of this laptop is already on board, no? So anyways, kanina merong M.2 slot dito. Ang nakakabit na pala doon is the 256 SSD, which is this one, okay? This is not just an ordinary M.2 SSD. Ang kailangan na SSD na lagay nyo dito is mas maliit pa sa M.2, which is 2242. Dahil ang M.2, mahaba yun. Hindi siya magkakasya. Kung medyo maliit sa inyo ang 256, kabitan nyo na lang ng micro SD card. So, just to sum it up, there's nothing to upgrade. You cannot upgrade the memory. You cannot upgrade the SSD, but you can replace the SSD. But that would be a hassle, would suggest na micro SD card na lang. This laptop comes with a 1-week replacement and a 1-year warranty. Now, let's proceed with the pros and the cons. Now, discussing about the pros and the cons of this unit. Number one, the pros. It's price, which is, we cannot deny it. Kahit tumingin kayo ng mga dating mga vlogs ng Laptop Factory, this is actually the first time na nag-vlog tayo ng pinakamura or yung pinaka-cheapest. Ito talaga yung legit na cheapest, which is sold at 10,995. Kasi dami nating thumbnail na cheapest, di naman pala cheapest. This is actually the cheapest laptop that we vlog. As of now, other pros on this unit, for that price range, no? Naka Full HD IPS ka pa. And then, for that price range, kahit ganun kamura siya, 8GB na yung memory. Kasi yun iba, 4GB lang yung mga memory eh. Now, let's talk about the cons of this unit. Number one, about the ports, okay? Wala siyang Type-C. And then, yung audio combo jack niya ay kaparehas ng charger niya. Well, nilagyan yung sticker, pero kasi paano pag tinanggal yung sticker? Pag may hihiram, no? Other cons on this unit, yes, hindi siya ganun ka-aesthetic. Hindi siya ganun kaganda. This is only 11,000. So, don't expect too much on the aesthetics of this unit, di ba? And lastly, isa sa mga cons nito, kasi dahil din dun sa lid niya. Ang taba ng lid na ito, tapos ang bigat pa. Pero yun nga, na-prove naman natin na mas mabigat pa rin tong side na ito compared dito sa lid niya. You can actually comment down below about your thoughts or your feedback on this unit. Especially those customers na nakabili na ng unit na ito. Because makakatulong yun sa mga new customers natin na planning na bumili ng unit na ito. And of course, don't forget to like and subscribe. Because every time that you subscribe or like on this page, pwede kayo manalo ng giveaway. And what you're seeing right now on the video, congratulations, ikaw yung nanalo ng Fantech Mechanical RGB Blue Keys Keyboard. I think nasabi ko na lahat ng tungkol sa unit na ito. If you're interested in buying this will be available on all our branch. Ngayon, kung nahihirapan ka, we do cash on delivery naman. Alright, so that is the Jumper Tech
EasyBook. Okay, so in case that you want to watch other videos, just click on these two links on the left and the right. Then again, see you on the next video. This is Tito Dustin. Have a good day. Bye-bye.